Bakit ang pagsaksi ng dalawang babae ang kailangang bilang kapalit ng pagsaksi ng isang lalaki? Ang tinutukoy dito na pagsaksi ay ang pagbibigay ng impormasyon upang ang isang bagay ay mapagtibay na katotohanan na tama. Tungkol naman sa pagsaksi ng dalawang babae na ito ay katumbas ng pagsaksi ng isang lalaki, ito ay hindi palaging ganito. Ang talata sa Quran na tinutukoy ang ganito ay sa mga usaping pangpinansyal lamang na kung saan ang pagsaksi ng dalawang lalaki ay mas pinipili kaysa sa pagsaksi ng isang lalaki at dalawang babae. Ang mga pinansyal na transaksyon lamang ang mga kaso na ang dalawang babae ay kinakailangan bilang kapalit ng isang lalaking saksi. Ito ay dapat na tanawin sa katotohanan na ang pananagutang pinansyal ay madalas na nasa balikat ng kalalakihan, kaya sila ay higit na inaasahan na mas nakaaalam sa mga pinansyal na transaksyon kaysa sa kababaihan. Ito ay nagsasaalang-alang din sa kadalasang emosyonal na kalagayan ng kababaihan at sa pagsasaalang-alang sa mga magkaibang gampanin ng kalalakihan at kababaihan na itinakda ng Islam. Hindi rin ito nangangahulugan ng pagiging mababang uri ng kababaihan kung ihahambing sa kalalakihan. Ang ilang kababaihan ay nakahihigit pa sa kalalakihan sa maraming aspeto at maging sa panrelihiyon ng mga gawain tulad ng pagiging deboto sa relihiyon, pangangatuwiran at pagkabisado. Sila ay maaaring mahigit na pagpapahalaga sa isang usapin kaya sila ay makapagbibigay ng higit na mainam na pagsaksi kaysa sa lalaki pagdating sa mga usapin na sila ay may kaalaman at pananaw dito. Sila ay maaari pang maging mga sinasanggunian tungkol sa mga ito tulad noong panahon ni Propeta Muhammad. Ang isang hukom ay maaaring tumanggap ng pagsaksi ng sino mang tao na may kwalipikasyon dito. Ang dalawang babaeng saksi ay hindi palaging nangangahulugan na ito ay katumbas ng isang lalaking saksi. May ibang mga talata sa Quran na nagbabanggit tungkol sa mga saksi nang walang tinutukoy dito kung sila ba ay lalaki o babae. Sa mga kasong yaon, ang babaeng saksi ay katumbas ng isang lalaking saksi. Nalalaman natin na si Aisha, ang asawa ni Propeta Muhammad, ay nag-ulat ng mahigit 2,220 na mga sinabi, ginawa at pinahihintulutan ni Propeta Muhammad na itinuturing na mapananaligan kahit pa siya lamang ay may tuturing na saksi. Ang iba pang kababaihan ay kinikilala rin bilang mapagkakatiwala ang mga tagapag-ulat ng mga tradisyon ni Propeta Muhammad. Ito ay sapat ng patunay na ang pagsaksi ng isang babae ay tinatanggap sa iba pang pagkakataon. Sa katotohanan, sa ibang pagkakataon ay hinggit na pinipili ang mga babaeng saksi. May mga pangyayari na ang kailangan ay mga babaeng saksi lamang at ang pagsaksi ng lalaki ay hindi kailangan. Ang mga usapin na may kinalaman sa kababaihan lamang tulad ng panganak o buwan ng dalaw, kung ito ay may kinalaman sa diborsyo at mga pribadong bagay na walang sino mang lalaki ang nakasaksi, ay tiyak na mangangailangan ng isang babae bilang saksi.